Gusto mo ba na mahulog ang isang lalaki sa iyo? Sa video na ito ay magbibigay ako ng 10 na tips ko at makakatulong sa inyo para ma-fall nga ang isang lalaki sa iyo. Anyway, kung hindi nyo pa ako kilala, just call me your Kuya M and don't forget to give me a thumbs up. Tara, simulan na natin. Gusto ko lang linawin mga kaibigan na bawat tao ay meron tayong hinahanap at choice natin kung kanino tayo napo-fall. Hindi mo yan maaring pilitin. Yun nga lang, maaari mong matulungan ang sarili mo para ma-fall siya sa'yo. Maaring meron kang mga bagay na gagawin para makakatulong at makita niya yung halaga mo at maaaring ma-fall siya sa'yo. Pero linawin ko lang, hindi mo ito kontrolado. Nasa tao pa din yon. Kaya huwag ka masyadong umasa. Pero sinisigurado ko na napakalaking factor itong 10 na tips na i-share ko sa inyo sa video na ito. Kaya simulan na natin sa number 1. Ipakita at iparamdam mo na mabait ka. Alam mo, kahit gaano pa katarantado yung lalaki na yan, ang hinahanap pa din na babae ay yung mabait. Yun nga lang, warning, wag lang sobrang bait. Dahil kapag sobrang bait ka din sa kanya, malaki yung chance na pagsasamantalhan ka. Yung tipo na mabait na babae na may confidence. Masaya na sa kanyang buhay kahit bago pa dumating yung lalaki na yan. Once again, tip number 1, maging mabait, wag lang sobrang bait. Proceed na tayo sa number 2. Make sure na involved kayong dalawa sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kung hindi kayo masyadong nagkakakilala, napakalaki yung factor na mafo-fall siya sa'yo kapag palagi kang kasama. Kaya make sure na may mga activities kung katrabahuan mo siya, make sure na palagi kang involved sa isa't isa, na magkasama kayo, na palagi kayong magkikita. Yan nga lang, huwag mo ulit sobrahan. Kapag may mga activities na ganun or may mga bagay na involved kayo or both of you ay merong ginagawa, may nade-develop dyan. Nade-develop yung pagiging comfortable niya sa'yo. Nade-develop yung closeness niyong dalawa. Yung openness niyong dalawa. May made-develop at may made-develop sa inyo based sa mga research nila. Hindi po based sa akin lang. Kaya kung minsan mapapansin nyo, yung mga tao na natutukso, di ba? Kanino sila natutukso? Di ba yung palagi nilang nakakasama? Hindi ko sinasabing magpatukso ka ha. Pero kunin mo lang yung principle. Once again, wag lang sobra. Number 3. Mag-ayos ka din. Napakahalaga na marunong ka ding mag-ayos. Hindi ko sinasabi na kailangan mo magparetoke, di ba? Ang mahalaga lang, hindi ka naman yung nagmumukhang dugyot. Yung maayos ka namang tignan, maayos ka magdamit. Kasi na-attract talaga ang isang lalaki sa mga ganyang tipo ng babae. Imagine that, mabait ka na nga lang, marunong ka pang mag-ayos. Huwag lang sobra, ano? Huwag lang sobrang make-up, huwag lang sobrang nako. Mas maganda pa din yung simple pero may dating. Ayos, proceed na tayo sa number 4. Alamin mo ang value mo. Alam mo kung alam mo yung value mo, alam mo yung price mo. Okay? Ang isang lalaki ang hinahanap ay yung high value na babae. Kasi nakakagwapo para sa amin, nakakataas ng pride para sa amin. Hindi naman sa pride na iniwinawain ka na pride, kundi nagiging proud kami sa mga babae na high value. Kumbaga mahirap kunin, mahirap mahanap. Kaya gustong gusto namin at talagang aalagaan namin. Ngayon pagdating sa'yo, kung alam mo yung value or yung worth mo, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mo na worth it ka na habulin. Alam mo na worth it ka na pag-ipunan, na pag-effortan ng isang lalaki. Kaya napakahalaga na alam mo yung value mo para may iwasan na ikaw yung palaging naghahabol sa kanya or magmakaawa sa kanya or sunod ng sunod sa kanya na parang aso. Because you know your value. Alam mo kung ano yung mga bagay ni deserve mo na habulin ka, deserve mo na priority ka. And in that way, kapag nakikita ng lalaki yan, tataas yung tingin sa'yo. At kapag mataas ang tingin ng isang lalaki sa'yo, mafo-fall yan sa'yo. Manliligaw yan sa'yo. Magpaparamdam ng kanyang pag-ibig yung lalaki na yan. Ayos, proceed na tayo sa number 5. Be a good listener. Alam mo, kung gusto mo na mag-establish ng deeper connection sa kanya,
ang isang tutukan mo yung communication. At ang isang way para magkaroon kayo ng good communication ay yung maging good listener ka. Yung marunong kang makinig sa side niya, marunong kang makinig ng kwento niya. And in that way, magiging comfortable siya sa'yo. And in that way, the more na nag-open yan sa'yo, the more na lumalalim yung connection yung dalawa, yung emotional connection yung dalawa. And I believe na magtatagal kayo. Ayos! Proceed na tayo sa number 6. Be unique. Alam mo, isa sa mga bagay na hinahanap ng isang lalaki ay yung babaeng kakaiba. Kung ano yung style mo, kung paano ka magdala, magpakatotoo ka lang. Maging unique ka. Huwag iwasan mo ang gaya-gayahin yung iba. It's okay lang siguro na matuto ka, kumuha ka ng kunding mga ideas sa kanila, pero wag na wag mong babaguhin yung sarili mo para maging tulad nila. Sa tingin mo, bagay sa'yo, hindi. Ang katotohanan ay mas gumaganda ka kung nagpapakatotoo ka, nagiging unique ka dyan. Huwag kang maging tulad ng iba na madaling makuha, huwag kang tulad ng iba na sunod-sunod. Basta maging totoo ka lang, magkaroon ka lang ng tiwala or confidence sa sarili mo, and you'll see, mafo-fall yung isang lalaki sa'yo. Proceed na tayo sa number 7. Ipakita mo sa kanya na trustworthy ka, na mapagkakatiwalaan ka. Alam mo, isa sa pinaka the best na way para makuha mo yung loob ng isang lalaki sa'yo ay yung makita niya, maramdaman niya na mapagkakatiwalaan ka. Kasi maaaring sa unang naging relasyon niya ay nasaktan siya, kaya nawala yung kanyang tiwala. Or kahit hindi pa siya nakipagrelasyon sa iba, karamihan sa mga lalaki ay mahirap magtiwala yan. At kung ikaw ay napakita mo na mapagkakatiwalaan ka, in what way? Yung mga bagay na sinishare niya sa'yo ay umiikot lang sa inyong dalawa. Or mapagkakatiwalaan ka in a way na secure siya, like iwasan mo ang makipaglandian sa iba, makipag-chat sa iba kung pwede. Kung wala namang importante na bagay na pinag-uusapan, iwasan mo na makipag-usap sa ibang lalaki. Hindi naman sa ina-isolate ka. Yun nga lang, kung wala namang talagang mahalaga na pinag-usapan, kung hindi naman business yan or whatever, ay iwasan mo na makipag-usap ng makipag-usap. Hindi naman sa makipagbawalan ka na makipag-usap totally. Pero gusto ko lang na ipakita mo sana na ikaw ay loyal sa isang lalaki. Lalong-lalo na kung hindi pa talaga kayo or wala pang ganun na deeper connection sa inyo, makikita ng lalaki na yan at siguradong iisipan niya yan ay mapagkakatiwalaan tong babae na to. Napakalaki yung chance na mahuhulog yung lalaki na yan sa'yo. Yes! Proceed na tayo sa number 8. Don't try to change him. May mga bagay, of course, na ayaw mo na ginagawa niya. Pero maaring ayaw mo or mali sa'yo, pero sa kanya is tama. Yung style niya maaring pangit sa'yo, pero sa kanya is okay lang. Ayos lang. Alam mo, mas mahalaga na tanggapin mo siya, na unawain mo siya, than try to change him. Lalo-lalo na in a way na sigaw or pahiyain mo siya. Pero may mga bagay naman na hindi tama. Like for example, ayaw mo nang mabisyo siya, sugal, inom. Pero not in a way na baguhin mo siya, hayaan mo siya na siyang magbago. Eh kung ayaw mo na ganong style, di bakit mo kasi pasukin? Di ba? Kung ayaw mo, bakit gustoin mo pa siya na ma-fall sa'yo? Yeah? Sasakit lang yung ulo mo. Does it make sense? Ang point ko lang dito is may mga personalities, may mga bagay na ginagawa ng isang lalaki na gustong gusto niya, at pagdating sa'yo ay maaring ayaw mo, huwag mong baguhin yun. Ikaw na lang mag-adjust. Dahil in that way, mararamdaman niya na nire-respeto mo siya. And alam mo, ang lalaki, kapag ramdam na ramdam niya na nire-respeto siya, mas lalong nahuhulog yan sa'yo. Mas lalong ipaparamdam niya yung pag-ibig niya sa'yo. Number 9. Be still. Be still. Andyan ka lang. Parang awa mo na. Kahit gaano ka pa ka-attracted sa kanya, kahit gaano ka pa ka-in love sa kanya or na-fall sa kanya, be still pa din. Huwag na huwag mong ibababa yung pantalon mo ng kusa para sa kanya. You know what I mean? Huwag na huwag kang maghahabol. Huwag na huwag kang magmakaawa na i-text siya or siya, ikaw yung palaging nangungulit sa kanya. Sinisigurado ko, mate-turn off yung lalaki na yan. At malabo na ma-fall siya sa'yo. Alam mo, may mga situation or alam mo, sa mga panood na mga, lalong-lalo na mga ka-Korean na yung babae ang naghahabol, alam mo, medyo hindi ako agree sa mga ganon. Siguro may mga tipo ng situation na ganon, pero ako, I don't agree. Pagdating
pagdating sa totoong sitwasyon sa lalaki talaga, nakaka-turn off yung ganong tipo ng babae. Tandaan mo yan. Okay? Proceed na tayo sa number 10. Huwag na huwag mong madaliin na ma-fall siya sa'yo. Or, huwag na huwag mong madaliin na pumasok sa relationship. I-enjoy mo lang ang buhay mo. Kasi kung talagang para sa'yo yan, nabigay ni Lord, mag-i-stay yan, mag-i-effort, mag-i-invest yan sa'yo. Hinding-hindi ka niyan iiwan or bibitawan or tatalikuran. Kundi, ma-fall at ma-fall talaga yan sa'yo. Just enjoy your life, be still, and chill lang. Huwag na huwag mong madaliin. Okay, so yan lang po muna ang 10 na tips ko sa video na ito. I hope na meron kang natutunan at I hope na nag-enjoy kayo. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless everyone.